So yun, good day, hello mga idol. So may tanggap ngayon tayong air cooler. Ang kanyang brand ay Boston Bay. So first time natin gumawa ng air cooler mga idol. So buksan natin, oh. Huwag kayong matakot, para sa mga beginners, huwag kayong matakot kahit first time yung gumawa. So pares-parehas lang yan ng power supply kapag may alam ka na sa basic troubleshooting. So magagawa rin natin to, or wirings. So magagawa natin to, ang laman lang naman na to siguro ay power supply at wirings, kasi parang electric pan lang rin siguro ang loob niya. So saksak natin mga idol. So wala siyang power, yun o. So buksan natin mga idol para malaman natin yung loob, kasi first time ko lang rin, hindi ko alam kung anong klase ang loob na to, kung anong itsura. So yan. So, baklasin muna natin mga idol. So mga idol, ganito lang yung loob niya. So may pan siya dito. At yan, alikabok. So mamaya na natin linisan. So proceed na agad tayo dito sa kanyang mainboard. So may power supply nga siya, no? Tama nga tayo na may power supply. So check muna natin yung cord kung may continuity. So ito yung board niya mga idol. So maliit lang. So tignan natin kung may continuity. Ito yung kanyang cord. So yun, papunta siya dito mga idol. Yan, AC line, ACL ang nakalagay. May fuse. Buo naman yung fuse niya mga idol. So good yung cord niya mga idol, na wala siyang power. So proceed tayo sa secondary mga idol kung bakit walang power. Ako kasi mga idol, kapag may primary, continuity yung cord ay nagpo-proceed na sa secondary, no? Ganon din sa mga TV kapag nag-aayos tayo. So para mabilis. Kapag walang shorted sa secondary, balik tayo ng primary. So tanggalin lang natin tong mga connection. Tandaan nyo lang kung saan nakakabit. Tanggalin lang natin. So ang secondary niya, yung copper transformer na to. Tingnan natin. Check natin kung may supply muna. So may naka-indicate naman sa likod na may 5 volts. Ito yung sa motor. Ito yung switch. Switch, hindi ko alam kung anong switch ito. Pero kung susundan mo yung linya, papunta sa ilalim. So mukhang papunta dito sa baka floating switch ito. Papunta dito mga idol. Kasi nilalagyan ng yelo to para lumamig.
Tingnan natin mga idol ha. May symbol kasi dito, 5 volts ang naka-indicate. So, ibang ko kung kita. Tapos ground. So, kata natin kung may supply. Ito. So, sinaksak na natin mga idol. Tingnan natin kung may 5 volts. Ay, nakaano pala tayo. Kita ba yung tester? So, nagpa-fluctuate yung voltage mga idol. 10, 11, 14, 16. Nagbabago-bago. So, check natin yung feedback. Gumagana naman siguro yung regulator na to dahil walang stock yung capacitor, yung main filter. Hindi stock yung capacitor. Check natin mga idol yung secondary kung shorted. Yan, nakabuzzer tayo no. Connect lang natin to sa ground. Hanapin lang natin yung ground ng capacitor. So ito. So may shorted. So yan mga idol, shorted yung secondary nyo. Hindi nawawala yung tunog no, ng buzzer. Baligtarin rin natin. So yan, tumunog rin mga idol. So, papunta siya ng IC dito. Papunta siya dyan mga idol. So, hang muna natin tong jumper para malaman natin kung IC ang problema. So yan, nakahang na ito. Hindi na nakakabit yung isang paa. Check natin ulit kung magbabuzzer pa rin. So rinig naman no, kahit ninyo na makita yung tester, naririnig nyo naman. So meron pa rin. Baligtarin rin natin. So meron talaga mga idol no. So try natin i-hang yung diode. So ito. I-hang natin to. So dalawa yung diode mga idol, magkahiwalay sila. Yung isa papunta ng regulator. Yung isa, mukhang ito yung feedback niya, no? Wala na siya, hindi na dumaan ang optocoupler. So, diretso feedback na siya ng regulator. Tapos, yung isa naman, papunta ng secondary supply. So, check nga natin to kung may buzzer. Baka regulator nga ang problema. Tapos, connect natin sa ground. So, tumunog siya pero nawala. So, baligtarin natin.
So ganun din tumunog at nawala. Baligtarin ulit. So yan tumunog tapos nawala. So pero yung isa, ito na lang. So yan nagbabuzzer talaga siya, oh. Ibig sabihin shorted talaga, no. Check natin yung part number ng regulator, mga idol. LN5R06. So search nyo sa Google, mga idol. So yan, sinerch na natin. So ang part number nya LN5R06. So pin number 1, 2, 3, 4, 5 ba o 6? Hindi natin makita. Basta ito yung part na nandito sa ilalim. Ganyan nakakulik yung diode. Titignan natin mamaya kung anong data niyan dito. So sa tingin ko feedback yan, mga idol, kasi nakakulik. VCC siguro yan, mga idol, kasi nakakonect dyan yung ano, yung maliit na kapasitor. Ito VCC yan. Ito siya, yung paan na to. So tanggalin mo natin yung diode, mga idol, kasi yung part na nandito hindi naman shorted. Yung nandito shorted, yan, oh. Pero yung nandito hindi. Ibig sabihin yung part lang na nandito yung may problema. So hinang na natin to, ibig sabihin hindi na connected yung IC. Pero shorted pa rin. So baka diode talaga yung sira or capacitor. So hinang ko yung isang paan ng diode. Yan, nakaangat na siya. So medyo hindi clear sa camera, eh. Yan, oh. Nakaangat na yan. Check ulit natin kung shorted pa rin. So yun, oh, nawala yung shorted, mga idol, nung hinang natin. Yun. Tumunog pero nawala. Hindi gaya kanina na tuloy-tuloy lang yung tunog nyo, no? Hindi nawawala. So baligtara ulit natin. So yun, tutunog, nawala. So yun, mga idol, confirm na nasira yung diode na to. So actual test natin yung diode. Dito tayo, then kasi yung isang paa nakakabit pa naman, so okay lang kahit dito tayo mag test point. Tapos itong isang paa dito sa pinaghangan ng diode. Yun, oh, shorted, oh. Baligtarin natin. Shorted ngayon diode, mga idol. So mamaya papakita ko pag natanggal na yung diode talaga mismo. So hang muna natin yung diode, mga idol. So hanap tayo pa maliit. Bali, mga idol, kukuha na lang ako ng diode dito sa board ng TV. So wala kasi tayong SMD, no, na diode. So dito na lang, bubunot na lang tayo dito sa pwede naman yan, mga idol. Check natin yung diode kung good. So good, mga idol, yung diode, 0.4. Kabit na natin to. So masyadong mahaba yung paa, so putulin natin.
So yan mga idol, nakabit na natin yung mga connection niya. So try na natin kung mag-on. So yan, nagtunog na yung kanyang buzzer. Yung kanyang alarm ba o buzzer. Basta yan. So try natin siya i-on. So yan, umikot na yung kanyang pan, no? Yan mga idol, umiikot na siya. So may power na siya, no? So lilinisan na lang natin ito mamaya. So yan mga idol, mukhang okay na siya. So yun lang ang sira niya, yung diode. Yun. So obserbahan muna natin. Check natin kung umiinit yung diode mamaya. So patagal-tagalin lang natin ng kaunti. So cut ko muna yung video mga idol. So yan mga idol, after 5 minutes, umiikot pa rin. So try natin kung umiinit yung diode, patayin muna natin. So okay naman, di naman umiinit. Wala naman, hindi naman umiinit kahit konti. So, ganyan lang kadali mag-repair ng power supply, no? Basta may alam ka sa basic troubleshooting, mare-repair mo to kahit first time mo lang hawakan yung unit. So, hindi, wala tayong idea kung anong nasa loob na to. So, at least may alam tayong sa wirings at kung paano mag-check ng wirings at kung paano mag-repair ng power supply. So, madali lang natin mare-repair, no? Kapag alam natin yung basic troubleshooting. Kaya sa mga beginners dyan, huwag kayong matakot tumanggap ng appliances kapag kahit hindi nyo pa alam yung loob. Malalaman nyo rin yan kapag binuksan nyo na. So, yan na mga idol. Hanggang dito na lang. Di ko na ipapakita yung paglinis na to at pagsara. So, at least napakita ko may power na siya. So, linisan ko muna to mga idol at isasara ko na lang. So, balikan ko kayo mamaya kapag malinis na. So, nakalimutan ko palang sabihin mga idol. Yung jumper dito, ikabit nyo rin, no? Kapag kabit nyo ng diode. Para mag-on. So, sasalpak na natin siya diyan. So, yan na mga idol. Nakabit na natin yung cover. So, ito, hugasan ko na lang yan ng tubig. Yung lagayan ng yelo niya. Tapos, ito ay babrushin na lang natin kasi mukhang papel ito mga idol at baka matunaw. So, saksak natin mga idol. So, try natin. So yan, i-on natin. Touch lang pala ito mga idol. Oh. So yan, nagbukas na. Oh. At may hangin na rin. May hangin na siya mga idol. Saan ba? Wala tayong sample. Malakas din. So hanggang dito na lang mga idol, kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. Yeah. Swing pala to, swing. Right. Speed ito. Tingnan natin kung mag... Yun, mas lumakas. Taas natin to mga idol at nakababa. Yan. Tapos try natin kung hanggang saan yung speed. Hanggang 3 lang mga idol. Okay. So, yan umiikot. So, ito ay trap. May naka-drawing. Para yata to sa lamok. So kasi kapag pinindot ito, iilaw itong mga parang violet. Attractive yung lamok sa ganyang kulay. Yan o. Para mahigop niya siguro yung ano. Ma-stuck dito yung mga lamok kasi may takip yan eh. Yan o. May stuck siguro dyan. So yan. So paggabi siyempre maliwanag yan. Ilaw na yan. Ito yung speed. Yan, up down para sa swing. Ito yung left and right ng swing. So yan, ito yung cool.
So okay na to mga idol, gumagana na.